May karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kaya naman sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na kung siya ay mabibigyan ng pagkakataon na maging Pangulo, hindi siya papayag na mabuli ng China. Now, makikipaggera ba ako sa kanila? Hindi. Pero pag nakalawit ko sa kanila, pag nakalawit ko sila, gagawin kong decolores o dekorasyon yung mga barko nila sa ilalim ng dagat. Si Moreno ay nagtungo sa Calauan at Santa Cruz, Laguna para makipagdialogo sa mga magsasaka. Para naman kay Senator Panfilo Lacson, hindi sapat ang paghahain ng diplomatic protest laban sa China. Ang kailangan niya ay makipag-alyansa ang Pilipinas sa ibang mga bansa. Ang pag-usapan namin ni Senator President dito, umasa tayo doon sa tinatawag na balance of power na makipag-alyansa tayo, hindi yung parang pushover na lang tayo. Sarili ng nating teritoryo, tayo pa yung kinataboy, may na-water cannon. Napakasamang pangitaan yun, Myla. Kailangan makorek ito. Matatag naman na paninindigan sa pagtatanggol sa teritoryo ang binigyan diin ni Senator Manny Pacquiao. Kinundi na naman ni Vice President Lenny Robredo ang pangyayari. Ayon sa kanya, hindi maaaring maliitin ng ganito ang mga Pilipino at ang dapat na maging sandalan ay ang naipanalo sa arbitral ruling. Bumisita naman ngayong araw sa Sariaya, Quezon si VP Robredo. Wala pang tugon ang ibang presidential aspirants sa isyung ito. Ukol naman sa patutsada ni Pangulong Rodrigo Duterte na may presidential aspirant na gumagamit ng cocaine na mula sa kilala at mayamang pamilya, ayon kay Senator Pacquiao, ayaw niyang manghusga. Ngunit payag siya na sumailalim sa drug test kahit kailan. Dapat rin niya itong gawin ng kanyang mga kapwa-kandidato. Maging ang presidential aspirant na si Senator Christopher Bongo ay handang magpa-drug test. Tumanggi rin magkomento si Mayor Isko sa isyung ito, pero ayon sa kanya, hindi naman siya mula sa mayamang pamilya at handa rin siya sa drug test. Kasi if a president will fight against drugs, no, as a matter of policy, then dapat talaga na kami rin. Ako, I don't mind. Anytime. Sa Twitter post naman ni Leody de Guzman, tiyak anya nakilala ni Pangulong Duterte kung sino ang supplier ng kandidato na tinutukoy. Dapat anya itong mahuli at matigil na. Kaya sa halip na ichismis, mas mabuti kung ipauhuli niya ang naturang kandidato para iparehab. Nakatitiyak naman si Senator Lacson na hindi siya ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. Maging si VP Robredo sa isang ambush interview ay sinabing hindi rin siya ang taong ito at ayaw niyang patulan pa ang isyung ito. Sa isang panayam, sinabi naman ng Chief of Staff at tagapagsalita ni dating Senator Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na ayaw nilang patulan ng patutsada ng Pangulo. Mayroon silang mataas na respeto, paggalang at pagkilala kay Pangulong Duterte. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.